Dito po tayo ngayon sa Mayana Corner natin. Makikita nyo po, marami tayong iba't ibang klaseng Mayana. Meron po tayo yung mga tinatawag nilang common, yung po tinatawag nilang mga rare, at saka yung tinatawag nilang mga collection. So pag Mayana po, gustong gusto niya ang maaraw. Kailangan po kasi nila ng araw para makita yung mga colors nila. Pero ngayon po, dahil summer, madalas po, kahit basa yung lupa nila, madalas nalalanta ang mga dahon. Pero huwag po kayo mag-alala. Kung lanta po ang dahon, diligan nyo lang, aangat po ulit yung mga dahon na yan. Yun lang po, hindi na lang nila kaya talaga ang sobrang init. Pero eventually, masasanay din sila. So, ngayon po meron tayong almost 50 varieties ng Mayana dito. Ang binibenta lang po namin ay yung mga cuttings lang. Ang mga mother plant po namin ay for public viewing lang po. Meron din po tayo doon. May mga rare din po doon. Pasok po tayo dito sa aming mini orchidarium. Meron po kami ditong mga iba't ibang klaseng flowering na dendro. Meron din po tayong mga native. Meron din po tayong mga phalaenopsis. Ilang piraso po. At saka meron po tayong mga hoya. Hindi ko lang po sure, pero ang iba po kasi sinasabi nila ang mga hoya daw ay variety rin ng orchids. Tapos po sa baba, meron tayong mga monstera. Meron tayong Adamsonii. Meron po tayong konting caladium. Meron din po tayo yung sumikat na badjang. Meron din po tayong mga begonias. At saka ito pong mga bird's nest. O yung tinatawag po nilang pasgak, pakpaklawin. Pero sikat po siya sa tawag na dapo. Kapangalan po ng group natin, dapo. Kasi daw po, dumadapo ang mga pulubos niya sa puno at doon lumalaki. Meron din po tayong kastanyas o yung pong chestnut. Ito po, magto 20 years old na po ito na alaga namin. Brinade po siya. After pong brinade, kapag humaba na yung mga sanga niya, pwede pong putulin para magsanga ulit ng panibago. Ito po yung aming mga star cactus na iba't ibang variety na ino-offer po namin online at saka po sa mga neighbors namin. Tsaka dito rin po sa Tarlac City. So ganito lang po sa alagaan. Gusto po niya fast draining soil mix at saka huwag po masyadong tubig. Pag una bababad sila sa init, ito po yung time na nagpo-produce po sila ng bulaklak nila. Lalo na po kapag nagda-dry spell sila ng sobra, namumulaklak po sila. Pero avoid po natin i-dry spell sila ng mabuti kasi po may possibility na mamatay yung halaman. Meron po kaming isang nakabuka na variety. Doon po, nandun po yung isa pa. Yung Orbea variegata. Yung Orbea variegata po ay... Ito po yung Orbea variegata. Tignan nyo po yung bulaklak niya. Tinawag po silang stinky flower at saka stinky cactus kasi po medyo may amoy. Pero maganda po yung bulaklak nila. Star shape siya. Kaya po yung iba tinatawag din silang starfish cactus. Hindi po sila matinik kagaya ng cactus at saka sila po ay pwedeng ihang dahil humahaba po yung mga sanga nila. So mayroon po tayong nakahang dito, iba't ibang variety. Ito po kamukha niya, Orbea variegata. Ito po si Grandiflora. Ito po si Sebrina. Tapos ito po si Caudata. Ngayon naman po, dito po tayo sa aloe bed natin. So makikita niyo po dito sa table natin, may mga nakamix po tayo dito na iba't ibang klaseng aloe vera. Meron din po tayong mga dikya. Meron din po tayong mga hawarchas. At saka yun po mga ibang related na variety sa kanila. Kamukha nilang ang structure ay parang aloe vera. So makikita nyo po ngayon meron tayong flower ng aloe vera. So dito po sa kabilang table ng aloe, makikita nyo po pinagtatabi-tabi po namin yung mga may flower para po may ma-produce siyang buto na pwede nating itanim. So kapag na-produce natin yung buto,
ito na po yung mga seedlings mula dun sa buto. So, possible po na ang seedlings ay magkaroon ng ibang identity, depende po doon sa mga flower na nag-pollinate. So, dito po kailangan natin ng pollinators. It's either bubuyog, butterfly, minsan nagiging pollinator din yung kamay. Pwede po siya hand pollination. Dito po sa bed na to, halo-halo na po to. May stinkies, meron po tayong mga euphorbia varieties. Ito po, mga euphorbia varieties po ang mga ito. Pero hindi ko po alam yung exact ID nila. So, kung meron po nakakaalam, pwede nyo naman pong i-share sa amin. Kasi po, hindi po ako mahilig maglagay ng ID. Basta po sa akin, pag maganda sa mata ang halaman, at gusto ko siya, aalagaan ko siya. Ito po, alam ko to, pink butterfly ang tawag nila. Tinawag po siyang pink butterfly from Kalanchoy family dahil po yung mga offsets niya sa dahon niya ay parang maliliit na butterfly. Meron din po yan yung kulay green, yung po tinatawag nilang mother of thousands. Tapos ito po yung Kalanchoy monstros. Lahat po sila Kalanchoy. Ka-variety po nila yung tinatawag natin na katakataka na halaman. Dito naman po, meron tayong mga blue boy cactus na ginagamit po natin sa pag-graft. Ito po yung rootstock na mas maganda compared po sa ano yung rootstock? Kasi dragon fruit. Dahil ito po, mas matibay siya at saka mas mataba. Ito po, isi-share namin ito. Pag nag-graft na po namin yung mga moon cactus, isi-share po namin sa page natin. Salamat po sa panonood po ng aming unang video. Sana po supportahan niyo po kami sa mga susunod pa namin na videos na magtatakal po tayo ng mga iba't ibang topic tungkol po sa gardening, paghahalaman, paggugulay, basta po tungkol sa halaman. Maraming salamat po. Bye! Bye!